God at sumagot sa ating mga panauhin. At para hindi na kayo mainip, kapatid na Noli at sa lahat mo ng mga nakasubaybay sa atin, malugod po namin ipinagkakaloob sa inyo. Please welcome the only sensible preacher in our time, Brother Eli Soriano. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Mayong gabi sa mga taga-Cebu. Sa lahat po ng nasa Cebu, magandang gabi sa inyo. At magandang gabi rin dito sa Pampanga. Sa lahat ng naririto ngayon sa ating convention center. Magandang gabi rin po sa lahat ng nakatutok sa atin ngayon sa television, sa SBN 21, sa 558 RMN News Manila, at sa 100 radio natin stations sa buong bansa. Ganun din po sa mga nakatutok ngayon sa internet sa buong mundo. Isang gabing mapayapa po ang hangad namin sa inyong lahat, mga kababayan. Napapanahon po, mga kapatid, mga kababayan, na pag-usapan natin ang bagay na ukol sa Diyos. Kaya ko po sinabing napapanahon ito, kasi kung nakakahalata kayo, napapanahon po ang kasamaan, ang sari-saring kaguluhan, ang sari-saring masasamang gawain. Mga kalayawan, makamundong gawain ng mga tao, pandaraya, pagliligaw, panluloko, drugs, at hindi mabilang na kasamaan na nagaganap ngayon sa mundo. Alam nyo, ang kabutihan po ang antidote ng kasamaan. At ayon sa Biblia, isa lang ang mabuti. Basahin po natin ang isang talata sa kay Lucas. Ganito po ang ating mababasa. 18:19. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa, ang Diyos lamang." And Jesus said unto him, "Why callest thou me good? None is good save one, that is God." Y Jesús le dijo, "¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios." Si Jesús mitubag kaniya, "Nganong giingan mo man ako nga maayo? Walay bisan usa nga maayo gawas sa Diyos lamang." Yan po ang sinasabi sa Biblia. Ang Diyos ang mabuti. Ang antidote ng masama ay mabuti. Yun po ang pangkaraniwang medisine. Meron pong antibiotics dahil biotics po yung mga karamihan ng mga mikrobyo, mga bakterya. Yan. Kaya ang tawag antibiotics, yun ang antidote. Bihira naman po yung nagpa-practice nung tinatawag na like cures like, yung similia similibus curentur. Yun. Bihira po yun. Pero
ang karaniwan, the opposite of another thing is an antidote to that thing. Kaya po sa kasamaan ngayon, ang pinakamabuting panlaban ay ang kabutihan. At wala pong kabutihan, mga kababayan, mga kapatid, na hindi sa Diyos nagmumula. Walang kabutihang nagmumula sa ibang source. Si Kristo po ang may sabi, bakit mo ako tinatawag? Why callest me thou good? One is good. Save God. Isa lang ang mabuti, ang Diyos. Yan po ang sabi ng kasulatan, mga kapatid. Kaya ngayon, napapanahon sa anumang pagkakataon, sa anumang okasyon, dapat na pag-uusapan yung ukol sa Panginoon Diyos eh, mga kapatid. Kasi po, kung hindi natin pag-uusapan yung mabuti, wala na pong gigitaw na mabuti sa mundo. Puro na lang masama. Sa mga television shows ang pinag-uusapan, yung paninira ng isang politiko sa kapwa politiko, yung chismis ng artista, yung buhay ng isang artista na nagpalit ng asawa at nangangalo niya. Yan ang pinag-uusapan. Sa Kongreso, ang pinag-uusapan, pera, batas, ha? Budget. Sa Senado, ganun din. Sa husgado, ang pinag-uusapan, yung kasalanan ng isang litigant na isang akusado. At ang pinag-uusapan ay yung pagtatanggol doon sa akusado. Lalo pat sa buong mundo, ang pinag-uusapan, karamihan, walang bagay na ukol sa Diyos. Bahira po na mapag-usap-usapan ng Diyos. Malaking bagay po para sa atin, mga kababayan, pag-usapan natin ng Diyos. Meron kasing ganitong natala sa kasulatan nung araw na nagbunga ng maganda ng pag-usapan nila ang Diyos dun sa Malakias 3, versikulo 16. Nang magkagayoy silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig at isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatatakot sa Panginoon at gumugunita ng kanyang pangalan. Ngayon, merong recorded na magandang pangyayari ng pag-usap-usapan ng mga tao ang Diyos. Ang mga natatakot ang wika sa Panginoon, nagsang-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig. They that feared the Lord spoke often one to another, and the Lord hearkened and heard it. And a book of remembrance was written before Him for them that feared the Lord and that thought upon His name. And they shall be mine according to the Lord. And they shall be mine according to the Lord of hosts. In that day when I make up my jewels, and I will spare them as a man spareth his son or his own son that serveth him. Iyon ang sabi diyan. Maliwanag po na nagbunga ng kabutihan yung pag-usap-usapan nila ang Diyos. Kaya ngayon po, mag-usap-usap tayo ng ukol sa Diyos. Mga taga riyan sa Cebu, taga rito sa Pampanga, taga sa Maynila, lahat ng nakamonitor ngayon sa iba't ibang panig ng mundo at sa ating buong bansa. Pag-usap-usapan naman natin ang Diyos. Gusto ko po sanang pag-usapan natin ngayon, gusto nyo bang mga kapatid na maging Diyos? Kayo, kung kayo tatanungin. Maaari, kung may nakikinig na iglesia ni Manalo, tututol agad sa atin dahil allergic sila ron eh, yung sa sinasabi ko na gusto mo bang maging Diyos? Aba, sabi nila, yan ika ang inalok ni Satanas kay Eva eh. Kaya nadaya niya si Eva eh. Inalok niyang maging Diyos. Yan ang sabi ni Bularan at saka ang kanyang kasama.
Mali yun eh. Mali yun. Paratang nyo lang yun kay Satanas. Hindi yun. Mamaya, pag-uusapan natin yan, mga kapatid. Kaya ibabalik ko, parang pag nakikita mo yung kabutihan at kapangyarihan ng isang presidente, di ba gusto mo rin maging presidente? It is not wrong to dream that someday you will be the president. Especially when you are aspiring for it because of goodwill, of good things. Ayan. Kung halimbawa, bigyan tayo ng pagkakataong maging Diyos, gusto nyo ba, mga kapatid? Bakit? Kasi, napakabuti ng Diyos eh. Napakabuti niya at makapangyarihan siya. Eh, kung magiging Diyos tayo, ano naman ang masama? Masama bang hangarin natin maging kagaya ng ating Ama, mga kapatid? Sa iglesia ni Manalo, masama yan. Pero, pag-aaralan natin sa Biblia, pag-uusapan natin ng Diyos, at pag-uusapan natin kung may posibilidad ba na tayo'y maging Diyos, mga kapatid. Yung matanda ng akala ng mga iba ay ipinanukso ni Satanas sa mag-asawang nasa Eden na hindi kayo mamamatay. Talastas ay kanan Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyan ay magiging parang Diyos kayo na nakakakilala ng mabuti at masama. Yun ang sabi ng demonyo eh. O ngayon, ang sabi ng iglesia ni Manalo, yun daw ang pantukso ni Satanas, yung maging Diyos ang tao. Pero pag-aaralan po natin mga kapatid, ang mas malalim, dun sa maliit na nakikita ng mga ministro ni Manalo, alamin natin sa pamamagitan ng kasulatan, is there a possibility for us to be God or like God or God? Of course, pag wala tayong mababasang batayan sa Biblia, masama. Pero kung may mababasa tayong batayan sa kasulatan, ano naman ang masama kung hangarin natin na tayo maging Diyos, mga kapatid? Ha? Kaya ko to sinasabi, worldwide Bible exposition ito eh. Narinig tayo sa buong mundo sa araw na ito o sa oras na ito, mga kapatid. Kaya aalamin po natin sa Biblia, paano tayo, may pagkakataon ba tayong maging Diyos, mga kapatid? Isa-isahin ko sa inyo. Una, sa Biblia, mga kapatid, pinagbabawal ba ng Diyos na ang tao ay maghangad na maging kagaya niya? Meron ba tayong mababasa sa Biblia na ang tao'y pinagbawalan ng Diyos na magkaroon ng hangarin sa buhay na maging kagaya ng Diyos? Is there any verse in the Bible that prohibits us from wanting to be like our Father God? Meron ba nun? Ako kasi, wala akong maisip eh. Yung ginagamit ng iglesia ni Manalo sa 11 ng Usiyas, hindi lang nila naiintindihan yon. Ah, babasahin ko yung sinasabi sa Usiyas 11. 11 at 9. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ayan. Ako'y Diyos at hindi tao. Ang sabi raw sa Biblia, ako'y Diyos at hindi tao. Kaya ika, yung Diyos hindi pwedeng maging tao. Yun ang dugtong nila ron eh. Wala naman sa talata yun. Uulitin ko ang talata. Ang sabi ng Diyos,
hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. I am God and not man. Hindi naman sinabi, I am God and cannot be man. Iba yon. Sabi niya, I am God and not man. That is of course true. Because he is speaking as God and he is not man. Pero walang nakasulat sa Biblia na ang Diyos ay hindi pwedeng maging tao. Wala nun. At wala rin dun sa talata na sinasabing ang tao hindi pwedeng maging Diyos. Sige nga, may nabasa ba kayo? Ako'y Diyos at hindi tao. Yan. Para lang ganito. May babasahin ako sa awit 22. May ibig kasing sabihin yun eh. 22:6. Ang sabi ganito. Ngunit ako'y uod at hindi tao. Ayan, nagsasalita sa hula ang ating Panginoong Jesus. Sabi niya, ako'y uod at hindi tao. I am a worm and no man. Tanyo? Ay, ibig ba sabihin nun eh, yung tao, eh, yung uod, hindi pwedeng maging tao. At yung tao, hindi pwedeng maging uod. Ganun ba yon? Kung susundan mo ang lohika, lohika falsifikado ng Iglesia ni Manalo, ganun yon. Pero, kung titignan mo eh, biblical logic, hindi ganun ang sinasabi ng kasulatan, mga kapatid. Ha? Ang sabi ng Diyos maliwanag, ako'y Diyos at hindi tao. Pero mga kapatid, yung ban Diyos ayon sa Biblia, is there a possibility na yung Diyos eh magiging tao? Pwede ba yun? Pakinggan nyo sa 1:1 ng Juan, ganito ang ating mababasa. Nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay suma sa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Ano nangyari sa verbo? At nagkatawang tao ang verbo. Ayan. Babasahin ko sa English, ano? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 14. And the Word was made flesh. Ang salita ay naging tao. And the Word was made flesh. The Word was God, and the Word was made flesh. Tanyo, yung palang Word na Diyos, yung verbo na Diyos, naging tao, nagkatawang tao. Kaya, yung 11:9 ng Oseas, mali yung sinasabi ng Iglesia ni Manalo ro na yung tao, yung Diyos, yung tao hindi pwedeng maging Diyos, yung Diyos hindi pwedeng maging tao. Mali yun. Mali yun. Kung Biblia ang pag-uusapan, ngayon, yung utak ng mga ministro ni Manalo pag-uusapan, wala tayong pakialam doon. Alam mo, yung utak ng tao, kahit saan pwedeng makarating yan eh. Di ba? Kahit ano, pwedeng isipin yan eh. Mas mataas pa nga nasa naiisip ng isip ng tao, minsan yung realidad sa katotohanan eh. Ha? May mas mataas pang naiisip ang tao kaysa sa realidad eh. Ganyang kalikot ang isip ng tao. Pero wala tayong problema sa iniisip ng tao. Ang problema natin, ang ating konsiderasyon, yung sinasabi ng Biblia. Walang talata sa Biblia na ang tao hindi pwedeng maging Diyos. Wala nun. Walang mababasa si Manalo nun. Kahit yung kaapu-apuhan niya, walang mababasa na yung tao hindi pwedeng maging Diyos. Ang katunayan nga, may mababasa ako eh. Tao, laging Diyos eh. O, basahin natin sa Exodo 7:1. At sinabi ng Panginoon kay Moises. Anong sabi ng Panginoon kay Moises? Tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon. O, laging Diyos ba si Moises, mga kapatid? Diyos. Eh, kay liwaliwanag eh.
Behold! Ang sabi ng Diyos. The Lord said unto Moses, See, I have made thee a God to Pharaoh, and Aaron thy brother shall be thy prophet. Sa Kastila, ang sabi, Mira, yo te he constituido Dios para paraon, y tu hermano Aaron será tu profeta. Sa Cebuano, tanawa, gihimo ko ikaw ingon nga Dios ngadto kang paraon, ug si Aaron nga imong igsoon, mamawang imong manalagna. Tanyo, tanawa, Moses, gihimo ko ikaw, ingon nga Dios, ngadto kang paraon. Maliwanag ba yan, mga kapatid? Well, ang Diyos ang may sabi niyan eh. Ha? I have made thee a God to Pharaoh. Tao ba si Moses, mga kapatid? Oh, ginawa siyang Diyos kay paraon. Naging Diyos ba siya? Ginawa ng Diyos. Pwede mo namang ginawa ng Diyos, hindi mangyayari. Ha? Huwag mo naman sabihin, Diyos-Diyosan si Moises. Hindi naman sinabi ng Diyos, ginawa kitang Diyos-Diyosan kay paraon. Hindi. Ginawa kitang Diyos kay paraon. Kaya lahat ng sabihin ni Moises, nangyayari kay paraon eh. Talo si paraon. Sumuko si paraon bandang huli. Kasi makapangyarihan si Moises, ginawa siya ng Panginoon na Diyos kay paraon. Ayan. Alam nyo, yan hindi naman maiaalis na yan sa Biblia. At inaamin ng iglesia ni Manalo yan sa kanilang pasugo na talagang si Moises ginawang Diyos ng Diyos kay paraon. At tinatawag na Diyos si Moises sapagkat siya ay ginawang Diyos kay paraon. Nasa pasugo yan noong 1939, mga kapatid. Ngayon, ang atin na lang naman kasing problema tayong mga tao eh. Tayo ngayon. Is there by any chance or is there any chance that we can be gods? without necessarily applying the situation that happened to the couple in the Garden of Eden, as the ministers of Manalo claim that Satan, in his deceit, offered Eve and her husband to be gods. Yun daw ang pinang ano eh. Yun daw ang pinang inganyo ni Satanas sa mag-asawa. Baka gusto nyong maging Diyos, kain kayo nito. Ayan. Para bang ganon? Parang masama ba ganon? Titignan natin. Masama ba, mga kapatid, na ang tao maging Diyos? Ha? Magbabasa ako ng isang talata sa Korinto. Nung ang Korinto'y magulo, ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, ang gulo nila eh. Basahin natin ang unang Korinto, kapatid na Willie. Unang Korinto 3 at 3. Sapagkat kayo'y mga salaman pa. Sapagkat, kayo ang wika, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, kayo'y mga salaman pa. Ha? Sabi niya, for ye are yet carnal. Carnal pa kayo, salaman pa kayo. Sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo-talo, hindi baga kayo'y mga salaman at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? Sapagkat kung sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi baga kayo'y mga tao? Pagka pala kayo'y salaman pa, sabi nung isa, ako'y kay Pablo, sabi nung isa, kayo kay Apolos, sabi nung isa, ako'y kay Cephas, hindi baga kayo'y mga tao? Ano ibig sabihin? Ba?
ayaw pala ni San Pablo na yung mga taga-Corinto ay manatiling tao. Sapagkat samantalang kayo nasa laman pa, nagsasabi kayo na yung isa kay Pablo, kampi-kampi. Yung isa kay Apollos, yung isa kay... Eh, kayo, di ba kayo mga tao? Ayan. Therefore, may aspiration si San Pablo na mangyari sa mga taga-Corinto. Alam kasi ni San Pablo ang sikreto tungkol sa bagay na ito. Ayaw niyang manatili silang tao. Hindi baka kayo sa laman pa? Samantalang may paninibugo sa inyo, hindi baka kayo mga tao? Sabi ni San Pablo sa kanila. O ngayon, bakit meron bang gustong mangyari si San Pablo sa kanila? Meron. Alam ni Pablo yon. Alam ko rin yun. Nasa Biblia yun eh. Ah, pakinggan nyo, magbabasa ako ng sequences ng mga pangyayari sa Biblia. O, mga kapatid. Kinausap ni San Juan ang mga Kristiyanong nangangalat ng una. Ang sabi niya dun sa unang Juan 3:9, ganito. 3:9, unang Juan. Ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya, at siya'y hindi maaaring magkasala, sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Ah, meron palang tinatawag dito, ipinanganak ng Diyos eh. Whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. Meron palang tinatawag sa Biblia na ipinanganak ng Diyos. Ang sabi sa 3:9, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Sa Bisaya, ang sabi, ang matag-usa nga gipanganak gikan sa Dios, dili magahimog pagpakasala. Kay ang binhi sa Dios magapaba, magapabilin man diha kaniya, ug siya dili makasala, tungod kay siya gipanganak man gikan sa Dios. Tanyo, meron pala sa Biblia tinatawag na mga ipinanganak ng Dios. Mga kapatid, mga ipinanganak ng Diyos. Ang binhi na nanahan sa kanila, puntahan muna nga natin, ano ba yung binhi na nandoon sa mga ipinanganak ng Diyos? Ano yung binhi? Pakinggan nyo sa 8:11 ni Lucas. Ito ang talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Alin daw po yung binhi na nandoon sa mga ipinanganak ng Diyos? Ito ang wika, ang talinghaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Now, the parable is this. The seed is the word of God. What is the seed? The word of God. Ang ipinanganak ng Diyos, nasa kanya ang binhi. Alin yung binhi? Yung salita ng Diyos. Tatanungin natin si Kristo, mga kapatid. Yung bang tao nagipanganak sa Diyos or born of God at kaya o nasa kanya yung binhi, yung salita ng Diyos. Ano tawag ng Biblia dun sa tao na pinanganak ng Diyos, nasa kanya yung binhi, yung salita? Pakinggan nyo sa Jesus. Yes, 34:35 San Juan. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan? Aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Kung tinawag niyang mga Diyos, iyaong mga dinatnan ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Liwa-liwanag eh. Yung kinaroroonan ng binhi, pinanganak ng Diyos. Yung binhi, salita ng Diyos. Pag nandun yung binhi, Diyos ang tawag eh. Ang sabi ni Jesus answered them, is it not written in your law, I said, ye are gods. Ye are gods. If he called them gods, and to whom the word of God came,
This scripture cannot be broken. Amen? Amen. Pagka tinutulan mo ito, gago ka. Ha? Kahit sino ka pa, gago ka pag tinutulan mo ito. Ine-emphasize na nga ni Kristo eh. The scripture cannot be broken. And what is that scripture? He is citing the scripture in the book of Psalms. He called them gods. Who? Those that are with them. The word of God is with them. The seed. The seed is the word of God. Ang binhi ay ang salita. Ang kinaroroonan ng salita, tinatawag niyang Diyos. Gipanganak ng Diyos. Ha? Pinanganak ng Diyos. Nasa kanila ang binhi. Kahit sila'y tao, dahil nasa kanila na yung binhi, yung salita, tinatawag sila ng Diyos. Ang tawag sila ng sa kanila ng Diyos ay Diyos. Babasahin natin yung pinagkuna ng ating Panginoong Jesus nung kanyang sinabi sa awit otsentay dos uno seis. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Mm. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Ayon, ang Diyos, ang wika ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Kaya nga may tinatawag na kapisanan ng Diyos eh. Ah, anong sabi doon? Ah, sa English, kapatid, God standeth in the congregation of the mighty. He judgeth among gods. Alam mo, ang iglesia ni Manalo, hindi na nila ito binibigyan ng pansin eh. Nasa Biblia yan eh. May kapisanan ng Diyos. Eh, siyempre, mga Diyos yun eh. Kaya ang tawag, kapisanan ng Diyos eh. Ang sabi sa Cebuano, ano nakalagay? Ang Diyos nagatindog sa katilingban sa Diyos. Sa taliwala sa mga Diyos, nagahukom siya. Ayun. Tanyo? Sa Kastila, anong pagkakasabi? Dios esta en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Kita nyo, kaliwanag nun eh. Mayroong kapisanan ng Diyos, mga kapatid. Tinatawag sa Bibliang kapisanan ng Diyos. Humahatol ang Diyos sa gitna ng mga Diyos. Eh sino ba yung mga Diyos na yon na nandoon, nakatayuron sa gitna ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Sino yung mga Diyos na yon? Pakinggan nyo sa 6. Aking sinabi, kayo'y mga Diyos at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Ayun. Yung pala yung mga anak ng Diyos, yung gipanganak niya. Ha? May binhi, may salita. Ang tawag ng Diyos sa kanila, aking sinabi, kayo'y mga Diyos at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. I have said, ye are gods and all of you are children of the Most High. Oh, sa Kastila, yo dije, vosotros sois dioses e hijo todos vosotros del Altísimo. Ang liwa-liwanag sa Biblia eh. Mga Diyos kayo. Kayo'y mga anak ng kataas-taasan. Pagka pala anakan ng Diyos, ang tawag sa'yo, Diyos eh. Hmm? Eh siyempre, anak ng kalabaw, ano ba yun? Eh anak ng kambing? Eh anak ng baboy, anong tawag? Alam ka naman yung baboy, mga anak ng kambing. Hindi pwede yon. Ang anak ng baboy, baboy. Ang anak ng kambing, kambing. Ang anak ng kalabaw, kalabaw. Ang anak ng Diyos. Di ba simple, no, mga kapatid? Simpleng katotohanan yun. Ang anak ng Diyos, Diyos. Nakasulat sa Biblia. Eh si Kristo ba?
Ano ba si Kristo? Anak ba ng Diyos o hindi? O ano si Kristo? Ayan, very good. Diyos naman talaga yan. Eh kung yun nga dinat na ng salita ng Diyos, tinatawag na Diyos eh. Eh yung pa ba namang mismong salita ng Diyos na si Kristo ang hindi tawagin Diyos? Yung kinalalagyan lang ng salita, tinatawag na Diyos eh. Oh, eh yung pa mismong salita ng Diyos, kaya ang salita ay Diyos. The Word is God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him, not anything made that was made. Kita nyo? Kaya maliwanag sa Biblia, mga kapatid, ano? Ha? Pwede namang tawaging ang tao'y Diyos eh. Ah, di ba? Pwede namang ang tao maging Diyos. Magkaroon ka ng salita ng Diyos sa puso mo, tinatawag ka ng Diyos na Diyos. Tinatawag niyang Diyos ang dinatna ng salita ng Diyos. Siya may tawag nun eh, hindi naman tayo eh. Eh kung birahan ng mga iglesia ni Manalo, ako raw nagpapakilalang Diyos. Aba, eh kung meron akong salita ng Diyos sa puso, eh di ba pwede akong tawagin Diyos nun mga kapatid, di ba? Eh kayo, may salita kayo ng Diyos sa puso, ano tawag sa inyo ng Diyos? Aking sinabing kayo yung mga Diyos. Kaya nagkaroon tuloy, nung dumami, nagkaroon ng kapisanan ng... Oh, kita mo na, eh, may kapisanan nga ng Diyos eh. Kapisanan ng Diyos, kapisanan ng mga anak ng Diyos eh. Ang liwaliwanag sa Biblia oh. Matututulan ba ng kahit na sino na yung nang kinaroroonan ng salita ng Diyos, tinatawag na Diyos? At yung mga anak ng Diyos, tinatawag na Diyos? Matututulan ba yon? Nasa Biblia yun eh. Ang tututul doon, gago. Eh, ang may sabi nun, ang Diyos eh. Aking sinabi, kayo'y mga Diyos at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Yung palang mga anak ng Diyos na kataas-taasan, ang sabi ng Diyos, siya'y Diyos o sila'y Diyos. O, di ba? Dioses, ang sabi sa Kastila, maraming Diyos. Ha? Vosotros sois Dioses e hijos todos vosotros del Altísimo. Tanyo, kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. O, kaya Diyos ang tawag ng Diyos. Ngayon, ang ating tanong ganito, masama ba, mga kapatid, ang tao maging Diyos? Masama ba yun? Ha? Kasi, para bang sa kanila namumroblema sila, eh pagka eka si Kristo'y Diyos, eh, amay Diyos. De, andain na ikan Diyos. Namumroblema sila eh. Ha? Pag dumami buhangin, problema nila yung pagdami ng buhangin eh. Ha? Problema nila yun eh. Eh, sabi ka sa Biblia, isa lang ang Diyos eh. Ha? Eh, meron naman mga pagkakataong sinasabi, may konteksto naman eh kung bakit sinasabing isa eh. Hindi, aalamin mo kung ano yung konteksto, sa anong premiso sinabi yon, in what premise it was said, dun mo ang alamin. Ang sabi ni Kristo, nakatingala siya sa langit, Ama, makilala ka nila, iisang Diyos na tunay. O, okay naman yun, di naman tayo tutul dun eh. Nakatingala siya sa langit eh. Nasaan siya? Nasa lupa. Ano siya nun? Nagkatawan tao. Hinubad niya ang pagkapantay niya sa Diyos nung panahon na yon. O anong sabi niya? Makilala ka nila iisang Diyos na tunay. Tama. Very good. Bakit? Eh hindi naman siya nagpapakilalang Diyos noon eh dahil nasa pagkakatawan tao nga siya at siya noon ay hinubad niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos. Tama o hindi? O nakasulat eh. Gusto niyo basahin natin eh. Basa.
Filipos 2:5, mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Anong ginawa niya? Kundi bagkus, hinubad niya ito. At nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Tao ba yon? Nakitulad lang eh. Eh, kayo naman, nakitulad lang, ginawa nyo ng tao. Nasaan yung Diyos? Hinubad yung kanyang pagkapantay sa Diyos. Eh ngayon, sabi niya, nakatingala siya, makilala ka nila Ama, iisang Diyos na tunay. Wala tayong usapan doon. Tama yun. Bakit? Nasa panahon siyang hinubad niya yung kanyang pagkapantay sa Diyos at siya'y nagkatawan tao. At saka nakasalupa siya. Ang sinasabi naman niya, makilala ka nilang iisang Diyos na tunay. Talaga namang iisa lang naman yung nasa langit eh. Diba? Ano problema mo ron? O eh kung halimbawa ba, ikaw ay anak ng Diyos, tinawag ka ng Diyos na Diyos. Ano naman ang reklamo mo? Ay ang may sabi ang Diyos mismo. Ang masama sa iglesia ni Manalo, tinanong ko yung pastor sa Guagwe, yun baka kung nasa Corinto, 4-4, di pala ako pwedeng maglakad eh. Sabi ni doktor, 24 oras daw ito eh. 6 yatang bote. Mataas ang lagnat ko kanina, mga kapatid eh. Nung mag-aalas 9, nagmilagro na wala eh. Ngayon. Asan na ako? Yung 4-4 po ng Corinto. Oo. Tinanong ko sa Guagua yung ministro ni Manalo. Sino ba ako yung tinutukoy sa 4-4 ng ikalawang Corinto? Sinagot ako eh. Si Satanas, sabi niya. Basahin nga natin yung 4-4, kapatid na Willie. Nabinulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya. Kita nyo, alam nyo mga kapatid, yung si Satanas sa Biblia, tinatawag siya na Diyos ng sanlibutan. Tanungin mo sa iglesia ni Manalo, payag sila na si Kristo, Diyos, yung si Satanas, Diyos ng sanlibutan. Payag sila nun. Hindi sila tututol dun. Na ang tinutukoy na Diyos ng sanlibutan, si Satanas. Eh bakit si Satanas pumapayag silang tawagin Diyos? Ba't si Kristo ayaw? Nakita nyo logic, mga kapatid? Totoo ba na si Satanas ay Diyos ng sanlibutan? Tinatawag ba siyang Diyos? Tinatanggap ba ni Manalo? Eh bakit si Kristo kahit kapirasong buong ng pagka-Diyos ayaw mong bigyan? Masyado malaki galit mo kay Kristo. Masyadong malaki galit kay Kristo. Walang ka-chance-chance si Kristo. O, eto pa. Eto pa. Filipos 3:19. Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan. Na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Yung bantiyan, tinatawag na Diyos o hindi? Tanong. May dumidiyos ba sa tiyan? Meron. Sa pera nga, may dumidiyos eh. Tamo? Ang sabi ng Biblia, ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan. Bakit tinatawag na yung tiyan ay Diyos nila? Ano ba ginagawa nila sa kanilang tiyan? Kaya tinatawag na yung kanilang Diyos ay kanilang tiyan. Pakinggan nyo sa 16 na Roma. 18. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Kita nyo? Kaya pala tinatawag na yung kanilang tiyan, ang Diyos nila, dun sila naglilingkod sa kanilang tiyan.
Hindi si Kristong Panginoon ang pinaglilingkuran nila, kundi ang kanilang sariling tiyan. Kaya ang kanilang Diyos, ang kanilang tiyan, sabi ni Pablo. Yung bang tiyan, Diyos o hindi? Kakatuwa namang, tinatanggap mo yung tiyan ni Diyos. Tinatanggap mo si Satanas, eh, Diyos ng sanlibutan. Si Kristo, kahit kapiraso, ayaw mong tawagin Diyos. Eh, anak ng Diyos yun. Ang anak ng Diyos, tinatawag ng Diyos na Diyos. Ayon sa Biblia. Yan. Ngayon. Eh, tayo, mga tao tayo, mga kapatid. Kung halimbawa ba, gusto nating maging Diyos, gusto natin maging Diyos. Masama kaya? Ha? Masama kaya? Abi, pag hindi ka naging Diyos, hindi ka magiging anak ng Diyos eh. Dahil ang anak ng Diyos ay tinatawag niya na Diyos. O ngayon, on that premise, gusto kong maging anak ng Diyos, maging Diyos. Masama ba? Sira ulo ng magsabing masama ang maging anak ng Diyos at pag naging anak ka ng Diyos, eh, Diyos ka. Sira ulong magsasabing masama yun. Yan ang dapat nyo mapansin. Ngayon, meron akong babasahin. Alam nyo, kaya nga siguro dapat tayong magmalasakit, magpilit, na maging anak ng Diyos at maging Diyos. Alam nyo kasi, gusto naman talaga ng Diyos, maging anak niya tayo eh. Yung iba lang humiwalay eh. Sumunod sa demonyo, kaya naging anak ng demonyo eh. Kaya ang tawag ng Biblia sa anak ng demonyo, demonyo rin. Tama. Oh. Ano ang anak ng Diablo? Di ba Diablo rin? Oh. Tinyo si Judas. Palibasa anak ng Diablo, ano siya? Ganun lang naman talaga ang lay eh. Basa. Hindi ba pinili ko? 1:70. Sinagot sila ni Jesus. Ano ang sagot ni Jesus? Hindi baga hinirang ko kayong 12 at ang isa sa inyo ay Diablo? Kita mo si Judas, anong tawag ni Kristo? Diablo, di ba 12 kayong hinirang ko? Ang isa sa inyo, Diablo. Eh kasi anak ng Diablo, kaya Diablo. Eh yung anak ng Diyos. Diyos yun eh. Sabi ni Kristo, kayo'y mga anak ng kataas-taasan, kayo'y mga tinatawag na Diyos. Ngayon, masama ba mga kapatid, mahangad natin sa puso na tayo ay maging Diyos, maging anak ng Diyos, maging gaya ng Diyos? Pakinggan nyo ha, babasa ako ng talata na hindi naiintindihan ni Bularan. Basa. Genesis 1:26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Tanyo ha. Nakakita na kayo manikin? Manikin. Yung dinidisplay sa mga supermarket. Binibihisan ng Amerikana. Ha? Anong wangis nun? Anong wangis? Tao, no? May ilong. Wangis talaga ng tao. Oh. Wala namang supermarket na magpo-promote halimbawa ng isang uri ng kamiseta. Halimbawa, Adidas, o kaya Montague, o kaya yung kung anong mga sikat na, ano ba yung mga sikat? Ha? Lacoste. Kumuha ng gorilla, saka dun isinuot sa gorilla. At i-display sa supermarket, hindi mabibili yun para mong iniinsulto yung bibili. Na para sa gorilya, ipagbibilin mo. Naintindihan nyo ba ibig ko sabihin, mga kapatid? Komo tao ang bibili, yung pagsasabitan na manikin, anyong ano? Anyong tao. Tama.
Eh kung ikaw, anyo kang Diyos, ano ka? Di ba pag anyo kang Diyos eh, nasa kalagayan ka, nasa wangis ka ng Diyos, tama? Eto, sabi ng Diyos, yung palang panukala niya eh, lalangin natin ng tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Nilanglang nga niya, wangis niya't larawan. Ha? Eto ngayon ang manluloko na demonyo. Eba, ano ba sabi ng Diyos? Sinabi ba niya na huwag kayong kakain? Ah, hindi. Sabi niya, makakakain kami sa lahat. Isa lang ang ayaw niyang ipakain sa amin, baka raw kami mamatay. Ang sagot ng Diablo, di kayo mamamatay. Sa pagkatalastas ng Diyos, na sa araw na kayo kumain yon, ay matitilan ang inyong mga mata. Magiging parang Diyos kayo na nakakakilala ng mabuti't masama. Tinan mo, niloloko ng demonyo si Eva. Alin ba ang panlulokong ginawa ni Satanas kay Eva? Akala ni Bularan, ang panluloko ni Satanas, yung magiging parang Diyos kayo na nakakakilala ng mabuti't masama. Akala ni Bularan, ganun. Masama eh kayong sinabi ni Satanas na magiging parang Diyos kayo na nakakakilala ng mabuti't masama. Masama eh kayon dahil ang tao hindi pwedeng maging Diyos. Mali ka, Bularan. Makinig ka, ha? Eto. Mali ka eh. Tiyan mo, ha? Si Satanas kasi wise yan eh, wise. Siyempre, magsasalita siya, may konting totoo pero may daya. Kaya nga ang tawag na daya eh. Nakalagay si Eva na daya. Meaning, hindi totoong buong-buo ang sinabi ni Satanas sa kanya. Alin yon? Pag-aralan natin kung alin doon ang hindi totoo. Hindi kayo mamamatay. Talastas ng Diyos na sa araw na kumain kayo niyaon ay madidilat ang inyong mata at magiging kayo parang Diyos na nakakakilala ng mabuti't masama. Doon sa sinabi ni Satanas, mga kapatid, makikita mo kung alin ang mali ron eh. Unang-una, yung sinabi niya na hindi kayo mamamatay. Mali yun. Tapos, magiging parang Diyos kayo na nakakakilala ng mabuti't masama. Ha? Mali ba yun? Mali ba yun? Na magiging parang Diyos sila? Ang sabi niya, Bularan, mali daw yun. Kaya nga ang sabi sa akin sa programa eh. Yan eh, kasi si Soriano, mas pusong pa eh ka kay Satanas yan. Kasi si Satanas eh, ang sabi, si Eva at si Adan, magiging parang Diyos. Si Soriano naman ang sabi, magiging Diyos. Eh, parang lang si Satanas, eh, Soriano'y Diyos, kaya mas pusong pa eh ka siya kay Satanas. Sabi ni Bularan, sabi ko, bobo talaga tong ministro nito. Tanong nyo sa akin kung bakit bobo. O, oh, tatanungin kita. Kaya hindi lalaban ng diskusyon yan eh. Maahalata siya, nakabubuan eh. Tanyo ha? Tatanungin ko siya. Ang tanong ko ganito. Bularan, tanong ko sa'yo. Meron pa bang mas sasama pa kay Satanas? Meron pa? Ayon sa Biblia, may mas sasama pa ba kay Satanas? Eh, ba't mo sasabihin, mas pusong pa ako kay Satanas? Tinan mo yung ginawa mo na yan. Di ba kagaguhan yung pagliligaw sa kapwa-tao? Mas pusong pa raw ako kay Satanas. Hindi mo pwedeng talunin sa kapusungan si Satanas kahit sino ka. Kahit ikaw, Bularan, di mo kayang talunin sa kapusungan si Satanas. Tama, sabihin mo, mas pusong pa kay Satanas. Eto yon. Sabi ni Satanas, di kayo mamamatay. Wrong. Dahil namatay eh.
Magiging parang Diyos kayo na nakakakilala ng mabuti at masama. Tanungin natin, mali ba yun? Bata, tanungin natin, ang Diyos ang pasagutin natin. Diyos, mali po ba yun sinabi ng demonyo na yon? Basa, Enesis. Enesis 3:22. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito't ang tao'y naging parang isa sa atin. Mali ba yun? Sabi ni Bularan, mali raw yun. Ay, hindi inaamin ng Diyos eh. Narito, ang tao'y naging parang isa sa atin. Ba? Meron palang kaatin ang Diyos. May kaatin. Yun din ang kausap niya nung sabihin niya sa Genesis 1:26, lalangin natin ang tao. Yan. Ngayon, nung kumain na, nadilat na ang mata, nakakilala na ng mabuti't masama, narito, ang tao'y naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at ng masama. Ayon. Therefore, yung palang sinabi ni Satanas na magiging parang Diyos kayo, hindi naman pala mali yun eh. Ang katunayan nga, sabi ng Diyos eh, narito, nung makakain na, ang tao'y naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at masama. Ngayon, eto maliron, mga kapatid. Nakikinig kayo? Hindi totoo na ang Diyos lang ang nakakakilala ng mabuti at masama. Tatanungin ko kayo, si Satanas ba nakakakilala ng mabuti at masama? Yung mga anghel ba nakakakilala ng mabuti at masama? Oh. Di ba? Kaya, yung si Satanas, pandaraya yung sinabi niya kay Eva, magiging parang Diyos kayo na nakakakilala ng mabuti at masama. Meron pa kasing ibang nakakakilala ng mabuti at masama bukod sa Diyos. At kaya pandaraya yon, kasi si Eva at si Adan, eh parang Diyos talaga eh. Naiisip nyo, ibig ko sabihin? Parang Diyos talaga. Bakit? Lalangin natin ang tao sa ating larawan at sa ating wan. Parang ganito. Sabi nung, alimbawa, sabi nung tao, isda, aalisin kita sa tubig, lalagay kita sa tubig. Ha? Eh yung isda, walang malay, dahil nasa tubig na siya talaga eh. Hmm? Walang malay yung isda. Saan mo ako dadalhin? Sa tubig. Eh, hindi niya alam na yung kinalalagyan niya, yun na nga ang tubig eh. Eh, ilalagay sa tubig eh. Niloloko mo lang yung isda, alisin mo sa tubig. Eh, tubig na nga yung kinalalagyan. Dinadaya ng demonyo si Eva saka si Adan. Hindi niya lang nadaya si Adan, pero nadaya niya si Eva, napakain niya eh. O anong pandarayang ginawa ng demonyo kay Eva? Magiging parang Diyos ka. Niloloko mo si Eva, eh talagang parang Diyos yan eh. Tama o hindi? Parang Diyos talaga yan. Bakit? Eh ginawa yan sa larawan at sa wangis ng Diyos. Eh wangis at larawan ng Diyos, eh di ba parang Diyos yun? Yun ang malalim na pandaraya ni Satanas kay Eva. Na hindi naintindihan ni Bularan. Akala ni Bularan, masama yung maging parang Diyos ang tao. Eh, talaga naman silang parang Diyos eh. Eh, ikaw nga ang lalangin sa wangis at larawan ng Diyos, kundi ka parang Diyos. Oh. Di ba? Parang Diyos o hindi parang Diyos? Parang Diyos nga eh. Nilalang sa wangis at larawan ng Diyos eh. Eh, di parang Diyos. Ang daya lang doon, makakakilala raw ng mabuti at masama, magiging parang Diyos. Parang Diyos na nga sila eh. Hindi nga lang sila nakakakilala ng mabuti at masama.
Pero nung makakilala sila ng mabuti't masama, hindi ibig sabihin naging parang Diyos sila. Kasi dati na silang parang Diyos, hindi pa sila nakakakilala ng mabuti't masama. At hindi naman lahat ng nakakakilala ng mabuti't masama ay Diyos. Dahil ang anghel din nakakakilala ng mabuti't masama. Did you get that? Nakuha nyo ba yun, mga kapatid? I hope so. Kaya alam nyo, malaking usapin itong ukol sa Diyos eh. Pagka ikaw eh, parang Diyos, ang Diyos eh mabuti, magiging mabuti ka. Tama? Ha? Ang Diyos eh perfecto. Dapat ba maging perfecto ka rin, kapatid? Nakasulat yun eh. Basahin natin. 5. Mateo 5:48. Kayong ay mangagpakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Ano ba yung gaya? Hindi ba parang? Yung parang, hindi ba gaya? O, ang sabi ng Biblia, be thou perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Ah, oh, sabi, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sa Cebuano, busa kamo kinahanglan magmahingpit, ingon nga hingpit ang inyong amahan sa ngalangit nun. Tanyo, magpakasakdal kayo gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal, perfect. Oh, masama ba mga kapatid? Ang tao maging gaya ng Diyos? Hindi. Kung paano nga yung Diyos eh, perfect, dapat maging perfect ka rin. Utos nga yun eh. Eto pa isa. Basahin natin kay Pedro. Pakinggan nyo mga kapatid. Unang Pedro 1:15. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Ano, magpakabanal kayo, ako'y banal eh. Tinan mo, lahat ng gusto ng Diyos na mangyari sa atin, yung kagaya ng Kanya eh. Siya'y banal, gusto niya matayo maging banal. Siya'y tapat, gusto niya maging tayo tapat. Siya'y hindi sinungaling, gusto niya huwag tayong maging sinungaling. Siya'y perfecto, gusto niya maging para tayong siya na perfecto. Eh siya'y Diyos, aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Ang sabi niya, kayo'y mga anak ng kataas-taasan. Damo. Kaya, to attain exaltation para tayo'y mataas, mga kapatid. Eh, sabi ni Ramil, wala raw exaltation sa Biblia. Meron. Ayaw mo lang ituro. A man can be exalted like what is written in the Bible. Si Kristo sa kanyang pagpapakababa, he was exalted. Siya'y pinadakila ng Diyos. Yan, ang tao man, ganun din ang gagawin ng Diyos. Padadakilain ka rin niya. Nakasulat yun sa 3:20 ng aklat ng Pilipos na kung papanong si Kristo ay binago niya, babaguhin niya rin ang ating katawan. Basahin natin, kapatid na Willie. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa. Oo, babaguhin din tayo yung katawan ng ating pagkamababa, yung ating pagiging mababa ang ating kalagayan. Babaguhin yan. We will attain exaltation when Jesus Christ comes. Kaya nga yung sinasabi nilang tutol nila sa atin na wala ikang aral sa Biblia, exaltation. Kinopia lang ika ni Soriano yan kay Armstrong. Ha? Palibasa sila, mangungopia. Pa tayo kay binibintangan ng mangungopia eh. Eh wala tayong magagawa. Talagang opinion nila yun eh. Ang atin naman, di opinion, nasa Biblia yung atin mga kapatid. Ang ating paniniwala, ang tao, hindi masamang tumulad sa Diyos. Na sa kabanalan, sa
kasakdalan, sa pagiging mabuti, sa pagiging mabait, sa pagiging tapat, sa lahat ng qualities ng Diyos na iniutos niya na ating marating. At darating ang panahon, pag wala yung salaman, wala na yung paninibugho, pagkakampi-kampi, hindi ka na tao. Sabi, samantalang kayo may paninibugho, hindi baga kayo mga tao? Eh kung yung salita na ng Diyos ang nasa'yo, yung kabutihan, yung salita ng Diyos, ang kinaroroon na ng salita ng Diyos, tinatawag niya Diyos ayon sa Biblia. Yan po ang ating dapat maintindihan sa bagay na ito. Tayo po ay... Ano, pwede na tayo? Pwede na siguro. Direk. What is our next number? Brother Joseph?